Hello, hello mga partners. So magandang araw muli. Sa video na ito, pag-usapan po natin requisition and issue slip. Video na to, pag-usapan po natin requisition and issue slip. So let's go. So ito po yung mga procurement documents, no? Makikita po natin dito sa pang number 6 under public bidding, requisition and issue slip. So same din po sa direct purchase, makikita din po kailangan din po natin gawin itong requisition and issue slip. So yun po yung ating pag-uusapan. Ito po yung pinaka form niya, no? So usually ang requisition and issue slip ay kasabay din po natin ginagawa kasama ng purchase request. Kung titingnan po natin, no, yung form, ganun din po, lalagyan natin kung anong barangay, telephone number, municipality or city, province. Then with ano din po siya, no, itong requisition and issue slip number. So may sarili din po siyang control number or serial number. Then meron din po siyang date. Then under po dito sa kanyang mga column, no, requisition, then unit. No, kailangan po natin ilagay kung ano po yung pinaka unit measurement ng bawat items. Then particulars, ito po ulit yung pinaka description ng ating nire-request na items. Then yung quantity, no, napaka-importante po nito yung quantity. So ito po, meron po tayo ditong naka-assign na mag-check, mag-inspection kapag dumating o na-deliver na po yung ating mga items. So yung quantity, kung tama po ba. Then yung remarks, ito po yung che-checkin po kasi yung pinaka-quality nung dumating na items. So ito po ba ay naayon dun sa ating order, sa ating request, tama po ba? So yun po, no? So apat na column lang po siya. Yun nga po sabi ko, no, ito pong document na to ay para i-record, i-document kung ang items po ba, yung ating po bang request ay dumating ng tama sa quantity, tama sa quality, at kompleto po, no? So dito po sa baba, nakalagay purpose of use. Siyempre, ilalagay po natin kung ano yung purpose ng ating project, ng ating request, no? Which is a example natin na to. Ito nga po ay completion of multipurpose hall or evacuation center. Then dito po sa mga signatory, no, ang request, nagre-request po nito usually si yung ating chairman, no, chairman ng committee on appropriation. Pero may mga time nga po na pwede rin namang mag-request yung ibang barangay official, hindi lang si CCA. So kung sino po yung requesting person, siya po ang pipirma dito, no? So sa example po nito, si ano nga po, no, si CCA, Chairman ng Committee on Appropriation. Then ito po ay approve ni punong barangay, which is si punong barangay, siya po yung pinaka head of procuring entity, no? Then ang magiging taga-inspect po rito, inspector, ay yung ating TWG chairman or yung Technical Working Group chairman. So siya po yung mag-check yung quality, quantity ng items na dumating or na-deliver. Then syempre, ang pinaka mag-issue po nito ng document na to ay ang ating barangay treasurer. Kasi yan po ay i-document niya, i-record niya katunayan na yung na-request na mga items, na-request na procurement ay nangyari o dumating po yung materials or yung items ng kompleto at nasa tama. So issued by barangay treasurer. So yun po. Yun naman po ang ating, no, ang ating document. Ganun lang kasimple. So requisition and issue slip. Okay, so maraming salamat po. Thank you very much and God bless.